you want to share something. Pero ano, what's that? A question or an... Yes, sir, yung ano lang confusion no, nung mga tao. No. Gusto ko lang, gusto ko ding batiin yung ano, no, yung liderato ng Philippine National Police. Yes. Tungkol doon sa, ano, sir, tungkol doon sa drug haul. Kaya lang, meron lang kaming tanong tungkol doon sa, ano, no, ano ba ito talaga? Drug, anti-drug operation o talagang checkpoint? Eh, sir, no, yun lang po yung ano, kasi may mga lumalabas na di umano ito ay anti-drug operation, pero may nagsasabi ito ay hinuli as a checkpoint, kumbaga. So, mamaya sa yes, this executive session, yes, alamin yes, po yan. Pero hindi ka kasama doon. Yes, sir. You are not invited in the executive yes, session. Yes, kami lang mag-uusap doon, ha? Malalaman natin yan. Since na ito po, no, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po, parang pulis sa pulis, Your Honor, since na lumabas po ito, itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng, ano, no, ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165, hindi po ba itong mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para itong mga ito ay talagang ma-exonerate na kung kinakailangan o kung kinakailangan managot, managot dahil mayroon silang mayroong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. So dun pa lang, gustuhin man namin imbestigahan yung mga allegations niya, wala naman katotohanan. So paano kami, ano, paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisa namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa ano niya, sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong ano mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto niyong makita, ganun po ka-tedious yung pagfa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Siya po, puro lang, buka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone. We are going to invite person. Correct. You're correct. Yes, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt dun sa 2 minutes na drug test? Sino nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media yung drug test result ng dating kandidato na ngayon presidente Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result lumalabas 2 minuto lang. Wala. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? Doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, ano, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Lasso. Tawain natin, sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kung natatandaan ka nun, Your Honor. Kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor, may kausap po siya. Sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming legal and prosecution service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng ano. Well, you are under oath here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Kung sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo. Bakit? Meron bang
binabayulit mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino kasama mo? Si Mr. Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Dati din pong Pidea, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, sir, Honor. Umsik, next hearing, invite, ano pa lang? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave? Curioso. Curioso? Yes, sir, Honor. So kayong tatlo, nandoon, nag-uusap? Hindi po, Your Honor, kausap niya po sa cellphone. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So that's it. Kaya we gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Yes, ma'am. Dave? Dave James Curioso. Curioso, dating PDA agent. Hindi po. Ano lang po siya, contractual lang po dati. Contractual ng PDA? Opo, noon po. Noon. Paano? Contractual ng PDA yun? Kilala mo? Yes, Sir Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga connection kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun po ano, no, kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maari sa kanya, no, in good faith siya, no, sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala, meron. Kasi nga, meron itinidinay eh. May itinidinay. May usapan na itinidinay. Sandali, ha? Apo. Kung sinabihan ka na itinidinay natin, siya mismo nagsabi o yung kausap po na si Dave? Po, boses niya po yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sabi niya. Okay. Your Honor, at saka ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ang ano nun, ako, kumbaga sa ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipit. Ba't yung i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Kumo ba ang nandoon ay Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako, ako ang lalagay niyo sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po ng trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, eh di pin down yan? Eh dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy. Ayoko ko sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culpit talaga rito kung sino nag-leak nito eh. Kaya dapat gagawa din ng batas na papanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly. Yan ang anyway, parang deadlock tayo eh. Pidea, wala yung dokumento nyan. Ikaw, meron. Pero, nakikita mo talaga natin, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya nga po, Your Honor, sa akin nga, sabi ko nga, teka muna. Sige. Hindi. ma-flash dyan. Sabi nga, deny na lang nun eh. Huwag na niyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yung sinasabi sa akin. Plus nyo yung kwan, yung dalawang papel na yan. National Privacy Commission. Eh, itong mga dokumento na ito, kalat naman yun sa buong social media, di ba? So, paano natin ito
paano natin ito, anong treatment natin dito sa ganito mga papel? Can you advise us, please? Good afternoon, Mr. Chair. May I give an opening statement, sir? Yes, go ahead. Just make it brief and concise. Yes, sir. Thank you, Your Honor. So, Your Honor, thank you again, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, we reiterate our full support of this investigation on the alleged PDEA leaks. These leaks of the supposed PDEA documents raise serious concern in data privacy, potentially compromising sensitive personal data. It underscores the importance of the adherence of persons to data privacy laws, or rather the Data Privacy Act, and the implementation of appropriate and reasonable security measures to protect these data. And also the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for unauthorized disclosures to be held accountable. That said, Your Honor, the Commission will submit its position paper, Your Honor, within the week. Now, anong kaso na nilalabag nila? Anong batas nilalabag nila? But this, sir, based on what is shown on the screen, sir, this can be considered as sensitive personal information, which is, this relates to information involved in investigation. And under the Data Privacy Act, this is considered as special sensitive personal information. And the disclosure of this may result into prosecution for unauthorized disclosure. But also, Honorable Chair, this can also be penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data. Or whoever else, not only the person who leaked it, but the continuous sharing, let's say an ordinary person who would use the picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So meaning makakasuhan din si Marlica nito? Siya mo nagpalabas ito sa media? It may be, Your Honor, the case, depending on the circumstances, Your Honor.